Inamin niya kasalanan niya. Pagiging So, honest lang siya. kung patayin mo ako, edi patayin mo ako. Yeah. That's what he said. So, hindi siya nag-reason out, di ba? Di ba? Okay. But the people said to Saul, must Jonathan die who has brought about this great deliverance of Israel? Di ba? So nalaman nila na si Jonathan started everything. Di ba? Does he has to die? Hindi niya alam yung ano mo eh. Never. Parang gano'n siya sa Saul, hindi niya alam yung yung kautusan mo. Ha? Pero kaya nga, pero because Jonathan is so a good person, di ba? He should have reasoned out. Kung tayo yon, guys, we will reason out. Pero diba? Ang nag-reason out, yung mga tao. Yung mga tao nag-reason out sa kanya. But the people he just, said ano, to Paul, sabihin, he just, ano, sabihin, yung parang nag, ano, he has a, tawag nito, he has a respect pa rin sa kanyang father. Mm-hmm. And then he knows that he is anointed king. Diba? But the people said to Saul, okay, far from it, as the Lord lives, not one hair of his head shall fall to the ground. For he has worked with God this day. So the people rescued Jonathan and he did not die. Ang galing, no? Diba? Then Saul went up from the pursuing Philistine and the Philistine went to their own place. There you go. Okay. 47. Now when Saul had taken the kingdom over Israel, he fought against all his enemies on every side, against Moab, against the sons of Ammon, Edom, the kings of Soba, and the Philistines. Wherever he turned, he inflicted punishment. He acted valiantly and defeated the Amalekites and delivered Israel from the hands of those who plundered them. Now the sons of Saul were Jonathan and Ishbi and Malchishua, and the names of his two daughters were the name of the firstborn Merab and the name of the younger Michal. The name of Saul's wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaash, and the name of the captain of his army was Abner, the son of Ner, Saul's uncle. Kish was the father of Saul, and Ner, the father of Abner, was the son of Abiel. Now the war against the Philistines was severe all the days of Saul, and when Saul saw any mighty man or any violent man, he attached him to his staff. Kinukuha niya lahat ang matatapang. So, yun yung sinasabi ni God before na nagkaroon ng king, di ba? Lahat ng iyong mga anak makukuha to be taken, di ba? It became true, di ba? Let's go to 15. Okay, 15. I'll start. Then Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you as a king over his people. Diba? Over Israel. Now, therefore, listen. Sabi niya, listen to the word of the Lord. Parang si Saul sabi niya, alam ni Saul na disobey niya. Dinosobey ni Saul yung kanyang utos dun sa yung sa 7 days na hindi siya nangyan. Now listen to the word of Lord. Diba? Parang sinasabi ni Samuel, wag mo nang ulitin, ha? Listen. Thus said the Lord of hosts. Sabi niya, I will punish Amalek for what he did to Israel. Diba? Ano yung ginawa ni Amalek? It was during niyo? That time nung ang mga Egyptian, yung mga Israelites umalis sa Egypt. Ay sa Egypt, diba? Nandun sila sa forest. Itong mga Amalek, sila Nang yung bush. Mga unang lumusob, ha, na tribes musob sa mga Israelites, di ba? Sila yung mga yon. Kaya nga ang Lord ay galit na galit siya, pero despite of his galit sa mga Amalek, it took mga 40 years. 400 years. 400 years. Yung grace ni God para dito sa Amalek, para sila ay magbago for what he did to Israel, di ba? Yung di ba, it's been repeating to you
almost pag na tayo nagba-Bible study, yung grace ni God during the Old Testament, hindi matatapawaran. Sabihin, 400 years waiting for them to para change. To change. Di ba? To hindi repent. Ka agad yung nagkasalang ganon, the Lord will strike. Di ba? The Lord is compassion. Slow to wrath. Slow to anger. Di ba? Yan yung inaano rito eh. Di ba? Now, eto, sabi niya ha. Etong gagawin mo ha. Sabi niya ha. Now, how he set himself against him on the way while he was coming up from Egypt. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has. Do not spare him, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, game and donkey. Okay. Camel. This verse is really ano, pag titingnan mo, napaka-severe. It's very harsh. Lalo na sa ating mga tao, yung ating understanding, di ba? Yung ano, bakit kasama tong mga ano? Ha? But we have to put to death, but kasama yung woman and child and infant? But kasama lahat yun, guys? Come to think of it, bakit kasama yung mga yun? But yung infant kasama? Child, infant, walang kamuang-muang. Ano pa yung sabi ni God? Father Mike. Utterly Kasi pagdating ng araw, sila yung magiging kalaban nila. Eh. Pag lumaki na yung mga bata, posible hindi mag-re-revenge yun. Eh. Hindi, isa pa rin para pa, lahat, Kuya Mike. Kasi pag binasa mo forward, para mawala na yung lahi nila. Yun din eh. Yeah, tama. Pero yeah, hindi niya wala pinatay, di ba? That's the reason why. Walang matira sa kanila. Kasi yes. Kung matira pa yung infant, katulad niyan sabi ni Joey, paglaki niyan, saan ba siya galing? Di ka, galing siya dun sa, anong tawag dito, dun sa lahi ng mga, ano yun? Amalekite. O yun, that's just the reason. Para mo, no trace of that tribe or ano. Okay. Hindi po. Isa pa lang, Kuya Mike, may answer. Ano pa, kasi ano, last spoon po ang mga tao nun sa, yan, yung isa na yung mga amalo, kahit sa mga animals nakikipag-sex sila. At yun na yung kultura nila. Kaya nga, di ba, sabi ni God, one yoke lang ang Israelites. Kasi nga, yung moral sila. Yun po yun eh. Yun lang ang ano ko na basa. So, iwa-wipe out yung buong tribes, di ba? Pati sa animals, pag-sex. But they might, moving forward someday, ang Amalekites din ang papatay kay King Saul. Eh. Yeah. Kasi hindi niya inubos lahat eh. Yeah. Mismo Amalekites ang may natira. Siya yung last na papatay sa kanya. Very tragic yun. Ano? Yeah. Kaya nga, burahin na yung... Di pa yun yung sinasabi natin, even in this day and age. If you really want to, parang new generation, eliminate everyone. Di ba sinasabi nun? Parang mawala na yung bad seed na yun. Medyo mahirap, ano, guys? Mahirap. Yeah. Yung loving God, eh. Di ba loving God siya? Yeah. Tapos biglang utterly destroy everyone. Oh. Wala kang ititira. Wala lang. Ang sa akin din. Kasi, lalo na, guys, yung mga sa child, infant, they're still innocent. Pero, Brother Mike, di ba may lesson ako natutunan sa inyo? Sabi niya, di ba sa haba ng panahon, mula pa doon sa panahon ni Moses eh. Uh-huh. Hanggang ngayon, dito kay King David, di ba? Kay King Saul. Ang haba ng panahon na ibinigay na ng Diyos para sa kanila mag-repent,
Pero hindi nila ginawa eh. Magkasa ano, sukdulan na. Oh. Remember? Yeah. Isang lesson na natutunan ko sa inyo yun eh. Yung haba ng patient niya. Kaya sabi niya ngayon, ito na yung pinakahuli. Kailangan ubusin muna sila. Kasi hindi, wala na. Kahit bigyan mo pa siya ng mahabang time, hindi rin sila magsisisi eh. Yes. Hindi rin sila lalapit. Kasi with God, tama po ba yan? Oo. Kasi kay God, yung time does not erase sin. Diba? Before Him, hindi na-erase ang sin. Pero sa atin, among men, na-erase yung sin eh, diba? The years make us more forgiving to one another. Diba? But before God, time cannot atone for sin. Only the blood of Jesus can erase sin. Not time. Diba? Yes. Amen. Yeah. Hey guys, kaya lang naman to nagiging controversial because of the child and the infant. Pero guys, hindi ibig sabihin yung child and the infant na innocent, they will go to him. Oo, oh, yun. Na-intindihan. Ulit nga, Brother Mike. Yung child and infant, wala silang ano eh. Ibig sabihin, innocent sila. Wala, innocent sila. Although on, they are on the tribes na masasama, guys. Ayun nga eh, kalalakihan nila yung ano. They don't have anything. Wala talaga. Ibig sabihin, hindi naman walang participation. Hindi naman sinabi dyan na this child and infant, pag namatay, they will go to him. Yeah. Mike? They will not. Yeah. They will not. Brother Mike? Yeah. Minsan kasi natanong ko na rin yun. And then, yung sagot sa akin nun, kasi itong mga pinapatay ni God, man, women, children, infant, mga devil worshippers daw. Mga devil worshippers itong mga pinapatay ni God. Hindi. Kasi, alam niya naman what is a child, what is an infant. Talagang, wala silang reasoning. Wala, it's really, they cannot reason out. Wala silang education about anything. Di ba? That's why, mas maganda nga yung pinatay sila ng maaga. Di ba? And then they will go to a heaven. They will be preserved there. Kesa pag lumaki sila, ma-educate sila ng masasamang kanilang mga mga ano, and then that's the time they will go to him. Amen. Yeah. Yeah. Father Mike, bakit pati hayop? Kasabang pati hayop. Pwede naman kainin. Tama yung sinabi ni Edith, pati yung mga hayop ginagamit nila sa ano, sa kasamaan. Sa pag-sex. Hindi lang. Nakipag-sex sila. Very controversial to, very very controversial to guys, pero remember yung nga sinasabi ko sa inyo before God put a final judgment sa atin, He will give more time to us. Diba? Yeah, to repent, no? Yeah, more time. Diba? It's not God who is just nagkamali ka, then I will destroy you. Yeah. Okay, let's move on. Ano yan? Alarm. 4. Then Saul summoned the people, number 10 to Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 men of Judah. Sino yun? Okay. Then Saul came to the city of Amalek and set ambush in the valley. Saul said to the Kenites, "Go, depart, go down among the Amalekites, so that I do not destroy you with them. For you show kindness to all the sons of Israel when they came up from Egypt." Ano ibig sabihin nito, guys? Sabi ni Saul to the Kenites, "Go, depart, go down from among the Amalekites, so that I do not destroy you with them." Okay? So, teka, tapusin ka muna. So, the Kenites departed from among the Amalekites
So yung Kenites kasi ano parang ano yan eh parang they're not supposed to be Amalekites, you know. 7. So Saul defeated Amalekites from Havilah as you go to Shur, which is the east of Egypt. Ano na pala yun, ano? Pa-Egypt na, no? He captured Agag. Siya yung king of Amalekites. Amalekites is, ano yan? Descendant yan ni Esau. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Paki-research. Nahuli nila alive si Agag. Ha? Siya yung king. And utterly destroy all the people with the edge of sword. But Saul and the people spared Agag. Tinan nyo ha, Saul and the people. Diba? Hindi lang si okay. Ano. And the best of the sheep, the oxen, the fattings, the lamb, and all that was good. Diba? Pero hindi nila in-spare yung mga in-spare yung mga child and infant, pinatay nila. Di ba? Pero ang yung okay na mga sheep, mga ganoon. Pero yung mga matatabang diba? Lamb, di ba? Yung mga sheep, so spare nila. Doon sila naawa. Di ba? And all that was good. And were not willing to destroy them utterly. But everything despised and worthless, they totally and destroyed. They utterly destroyed. So it was, so, tinan nyo ah, the child and the infant, are worthless sa kanila. Wala. Kasi aalagaan pa nila yun eh. Di ba? Di ba? Kita niyo yung ano, kita niyo yung one ng mga tao noon si, sa Israelites, di ba? So meron silang, ang in other words, dinisobey nila si God. Kasi si, mismo yung King Agag, eh dun galit na galit si God eh. Di ba? 10. Then the word of the Lord came to Samuel saying, sabi niya, ito, sabi niya, I regret that I have made Saul king. Guys. Yeah, ito yung ano, sa original, hindi ibig sabihin yung nagsisi siya. Yung si Lord is nagsisi. It was sad. Sa original Hebrew, he was sad that I have made Saul king. For he has turned back from following me and has not carried out my commands. Diba? And Samuel was distressed and cried out to the Lord all night. Akalaan mo yun? Diba? Si Samuel, diba? So, ano kasi, diba? Yung, this was, ano, it was supposed to be si Saul bibigyan ng second chance. This is Saul's second chance kay God. Diba? So, mabigat, pero you have to obey. Diba? Have you experienced that? Na yung mabigat mabigat sundin, but you have to obey. Diba? But you have to forgive these people that you have na ano sabihin na na-hurt ka, pero you have to obey. Diba? Nag-obey ka nga selective naman, di ba? Ano, di ba? It's really ano, no? Kaya nga sabi ni Jesus talaga eh, no? No, dun sa New Testament eh, yung talagang inaano niya is love you, dinagdagan pa ni Jesus Christ. Love your enemies pa. No. Bukod sa forgive, you have to love your enemies pa. Di ba? Diba mo? And then, 12. Samuel rose early in the morning to meet Saul. And it was Saul's Samuel saying, Saul came to Carmel and behold, he sat up in the monument for himself. For his, in his honor. Then turned and proceed on down to Gilgal. Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord. Ah, yeah. Ang yabang pa niya, no, no? So, nung nag-meet si Saul at saka si Samuel, ito ang sabi ni Saul. Sabi niya, Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord. But Samuel said, What is this? But merong, meh,
Di ba? Oo. May narinig si... Hindi ba dapat completely destroy lahat? May narinig si Samuel. Siguro ang ingay ng mga sheep, bleating of the sheep, and my ears, and the owing of oxen, which I hear. Ano to? Di ba? Saul said, Deb. Sino yung sinabi niya? Ano sabi ni Saul? Saul said, the soldiers. They. Di ba? Nagturo. They have brought them from the Amalekites, for the people spare the best of the sheep and oxen to sacrifice to the Lord, Lord your God. Okay. But the rest, we have totally destroyed. And Samuel said to Saul, wait. Enough. Let me tell you what the Lord said to me last night, and he said to him, speak. Tell me. Oh, ano? Speak. Parang ang yabang pa. O sige, sabihin mo, parang may kinuman pa yan. Sabihin mo sa akin. Diba? Parang ganoon. Asa na? 17. Samuel said, is it not true, though you were little in your own eyes, yung maliit ng tingin niya dati, yung humble pa siya noon, you were made head of the tribes of Israel, and the Lord anointed you king of Israel, and the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are exterminated. Ibig sabihin, wala, wipe out. Why then did you not obey the voice of the Lord, but rush upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord? Anong sabi niya? Then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord and went on the mission on which the Lord sent me, and have brought back Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took some of the spoil. People na naman, yung mga tao doon niya, sheep and oxen, and the choices of the things devoted to destruction to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Okay. Guys, ang sinasabi lang ni Samuel at saka ni Lord dito, it is better to obey than to sacrifice. Mas ano ang obedience kay Lord? Hindi pwede yung religious sacrifice natin. Diba? Well, wala yun. Yung sacrifice, yung burning ng mga sheep, mga ganyan, that is nothing to the Lord. Nothing to the Lord. Yung heart, kung diba? Wala yan. Alam mo, yung pride and disobedience, it makes us blind to our sin. Hindi natin nakikita yung kasalanan natin. We have, remember, may mga blind spots tayo sa sin natin eh. And we need to constantly ask God to show them to us. And we need to sincerely pray the prayer of the, prayer in Psalms 139, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties and see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ito yung first excuses ni Saul eh. Una, he blamed the people, hindi siya. Second, he included himself in the obedience that has been utterly destroyed, di ba? Third, he justified that he kept what he kept because it's fine quality naman to mga sheep and oxen. And fourth, he claimed to do it for the spiritual reason to sacrifice to the Lord. So, ang daming excuses ni Saul sa sin niya. Ganyan din tayo. Ang dami natin excuses why we sin. Diba? So, yung nireveal lang ni Saul yung kung ano talaga yung problema. Diba? Ay, yung kanyang sin problem na pride. Diba? And to obey is better than to sacrifice talaga. Diba? At saka, tingnan nyo, nakita nyo ba, ang sabi niya kay Samuel, we have to sacrifice to the Lord, your God, na wala na yung our God. Diba? Hindi na si Lord ang God ni Saul. So, yung pride niya, ni-remove niya ni God sa throne of his heart na. 22, has the Lord as much delight in burnt offering? Guys, the Lord has delight in our offering and sacrifices. That's good talaga. Walang problema as obeying the voice of the Lord. Behold, to obey
is better than sacrifice. And to heed than the fat of rams. For rebellion is the sin of divination. Divination. Insubordination is an iniquity and idolatry. Diba? Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being. So, ito na yun, sabihin. He was given a chance, and then, kasi nag, guys, nag, ang galing ni Saul mag-reason out. Diba? Actually, hindi niya talaga alam si Lord. He has no idea who the Lord is. Diba? Eh, parang kasi, di ba, the time na, pag, yung nga, yung example natin, by the time na, when the Lord said that you forgive, di ba, you forgive people that, ano, that, naka-harm sa'yo, di ba, and then you make, sabi niya, okay, na-forgive ko na yan, pero, huwag na siya magpapakita sa akin, ha? Eh, paano yung sabi ni Lord, you have to, sabi ni Jesus, you have to love your enemies. Diba? Which is difficult. Yeah. Which it is not easy. Okay. Yeah. Easy to say, but it's difficult to do. Diba? Yeah. Tama. So many, yung ganon. So, talagang... Everything is difficult, ano, Bella. Yes. Especially Brother Mike, when ano your family is being hurt or murdered, diba? Yeah. Paano mo siya papatawarin? Oo. Parang yung experience ni Pastor Peter, diba? Sa kanyang isang anak, diba? Yes. Oh, hirap yun. Naku po. Diba? As Samuel, yes. Ano tayo? 24. Ano 24. Tayo? 24. Yeah. Oh, sino gusto magbasa? Brother Claro. Tama, ma'am. Tama. 24. Oh, si Carol na. Come on, Joey. Sinimulan mo na. Go ahead. Sige. Ako muna, sir. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and you and your instruction. I was afraid of the people. I was afraid of the people, and so I gave in to them. Now, 25. Now I beg you, forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as a king of Israel. Oh, Joey, hindi ba humihingi si Saul ng ano? Ng forgiveness. Forgiveness? Bakit yeah. Bakit hindi na pagbigyan? Parang hindi yata sincere siya. Parang hindi sincere ang kanyang forgiveness. Bakit? Meron na naman siyang inano eh. Meron na naman siyang alibi. Meron na naman siyang yes. Di ba? Oh, sinasama niya si ano, si Samuel. Because I feared the people and obeyed their voice. Yes. Yeah. Hindi genuine, ano eh. Genuine repentance or whatever, di ba? Repentance, yeah. Oo, wala. Hindi mo inamin responsibility mo. Di ba? Ikaw ang king eh. He refused to own up for his sin. Instead, blame the people, di ba? Who made him do it? Totoo ba yun? Hindi naman, di ba? Yan ang difference ni Saul at saka ni David. A simple message. Pardon my sin. Right. Then, 27. As Samuel turned to go. Pero ano guys, ha? Hindi ko nga-anayin ko lang muna. Pero guys, ano? Ano yung... Ang yung sin na to is really, ano, no? Yung heartbreaking. Quezon. Parang sinabi yung sa para sabihin sa'yo ng Lord na no, you were rejected. Sakit yun. Diba? Siguro as human, diba, parang iba yung thinking siguro ni Saul.
kaya niya na spare yung mga yung ganon, kaya niya nagawa yun, ano, yung isang parang it's only human, di ba, parang ganyan. Pero hindi niya siguro na realize na yung obedience, complete obedience to the to God's word, yun siguro na ano sa isip niya, di ba? Okay, Joey, tuloy mo, Joey. Ano ba yun? 27, as Samuel turned to leave, Saul caught hold of the hem of his robe. So, nahawakan niya yung hem, yung laylayan niya, no? And it tore, so napunit. Samuel said to him, "The Lord has turned the kingdom of Israel from you today and has given it to the one of your neighbor, to the one better than you." Verse 29, "He who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a man that he should change his mind." Verse 30, then Saul replied, "I have sinned, but please honor me before the elders of my people, before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God." So Samuel went back with Saul, and Saul worshiped the Lord. Verse 32, then Samuel said, "Bring me Agag, king of Amalekites." Then Agag came to him confidently, thinking surely that the bitterness of death is past. But Samuel said, "As your sword has made a woman childless, so will your mother be childless among women." And Samuel put Agag to death before the Lord at Gilgal. Anong nangyari? Si Samuel ang? Pumatay. Ang pumatay, yeah. First time for him to kill. Oh. Are you kidding? At saka ano ha? Into pieces ha? Pieces, oh. Yeah. Wow. Wow. Dinadtad. Dinadtad. Di ba? Oo. Tuntua pa naman si Aga, ano, nung ano sabi ni Dito. Ang yabang-yabang pa niya. Surely, surely, the bitterness of death is past, di ba? Okay lang. Okay lang to. Ang ano, no, guys, ang bizarre, yung sa harap ng mga tao, sa harap ng ano, hindi mo akalain si Samuel magawa niya. Mm-hmm. Nagulat din ako. Di ba? Hindi naman siya warrior. Na-stand din ako rito. Sabi ko ba? Or he was so zealous to obey the Lord. Mm-hmm. Diba? Parang, kasi he was distressed eh. Minsan nangyari. Diba? Na siya yung nag-anoint, parang siya yung nag-anoint kay Saul eh. Diba? Parang sabi niya. Oh, anyway. Sa galit niya, no? So, dahil hindi magawa ni Saul kay Agag yun. Ganun din siguro, oh, di ba? So, kailangan gawin ni. It has to be immediate ni. Kasi siya yung symbol ng atrocities ng mga Philistines. Amalekites. Ha? Amalekites. Like, ano? Ito kasi. Ayan. Okay, then Samuel went to Ramah. But Saul went up to his house in Baal of Saul. Samuel did not see Saul again, okay, remember, until the day of his death. So, wow. Nila, ha? For Samuel grieved over Saul. Guys, maano rin talaga si Samuel. He was grieved. Diba? Sayang. And the Lord regretted they had made Saul king over Israel. Ano naman talaga? Kasi si Saul is magandang lalaki. Di ba? Sabihin, he's really charismatic in terms of physical personality. Di ba? Oh, Brother Mike, first king nila yan eh. And he was anointed by God. Yeah. Kaya nga, ano eh, kaya si Samuel, he was so grieved. Nalungkot talaga siya.
Biro mo yung nag hindi ko ma-imagine yung hinuhod pa niya yung ano yung oh yung hem yung kanyang palda yung palda ni Samuel at talagang holding on to power parang sa akin parang ganun wag ano mo fix mo to ayusin mo to di ba yung wag yung hayaan na mawala ako bilang king parang ganun di ba okay let's go to 16 ay 16 may cleaning to 16 ay hindi meron akong gustong okay. Alin din dito di ba yung parang ano yung andito yun eh wait ha huh? Yung I have sinned but dishonor me before the elders of my people ano yun sa ano 30 then he said I have sinned dishonor me now before the elders of my people and before Israel and go back with me that I may worship the Lord your God ito na naman yun. Oo ito na naman the Lord your God hindi na naman niya ina-acknowledge di ba di ba paano mo yes, ito wala nang hindi na pwede permanent na to eh because God does not change his mind hindi siya human na nagche-change ng mind eh ito yung desperately niya ito yung pride niya kailangan ano pa rin ang tingin sa akin in front of the elders di ba parang ang pride niya sobra di ba honor me now before the elders of my people and go back and that I may worship di ba gusto niya i-worship pero on his own terms parang tayo gusto natin i-worship si God terms natin di ba so wala na talagang sa akin wala nang pag-asa talaga si Saul dito eh di ba alam niyo guys ah no naisip ko to and I was ano yung parang I fear came into me saan yung hangganan ng Lord sa atin mm-hmm. Hindi iba-iba tayo eh the Lord delivered us differently di ba mm-hmm. Pero parang nakakatakot yung sa yung hangganan niya sa atin personally sipin niyo di ba we sin di ba guys alam naman natin yon di ba all have sinned and always come short for the glory of God there is none righteous no not one di ba kaya nga nandiyan si Jesus pero to guys di ba isipin niyo when you're living ang tawag ito yung when God has all draw the line na. Di ba? Yung wala na. Even if you repent, hindi na siya makikinig. Yeah. Pero Brother Mike, ganun pa rin kaya? Brother Mike? Oh. Yung bakit diba, nagtataka rin ako, bakit yung espiritu ng Panginoon nasa kanya na eh. Yeah. Bakit siya nagdi-disobey? Ganon din ba sa atin ngayon pag nasa atin may spirit? Like we accept the Lord and the Holy Spirit is in us. So, may chance bang ganon na kagaya ni Saul na hindi ma-save? If we do not deal the sin... Since si Saul ba saved ba si Saul? Saul is going to hell or not? Yun, ang tanong. We'll know when we get there. it was rejected as a king. As a king. Ganito, parang kalina yung napag-usapan namin, there are mga sikat na pastor na nagkaroon ng kasala, no? Kasala. Nagkasala sila, wala sila sa ano, sa ministry ganon ngayon may nagtanong bakit ganon bakit nangyayari yung mga ganon di ba bakit yung mga taong ginagamit niya nagpo-fall di ba ngayon may isang pastor ang nagsabi ganito sabi niya Sino ba ang gagamitin ni Lord? Kung hindi yung mga plowed people. Mga plowed. Wala Lord. Naman. There is none righteous. Di ba? No, not one. Tinan nyo si David.
Nice. A man after God's own heart. Martyrer. Tapos, ano, idolater. Si Solomon, guys. Adulterous. Diba? Pero, and yet, si God, hindi niya dinilit sa Bible yung Psalms na isinulat ni David. And even si Solomon, yung Proverbs. Gets nyo? Diba? Wala siyang ibang gagamitin dito sa mundong ito kung hindi yung mga tayo, flawed people. And we have a tendency to fall. Kaya nga meron tayong pag-aaral ng ganito. Buti meron tayong ganyan. Buti nakasulat sa Bible. Eh kung wala pa yan, di ba? During the time of the Old Testament, wala pang Bible. Di ba? So napakahirap. Nice. So, mamaya muna tayo mag-ano, verse, like, ano muna, chapter 16. Hindi, meron akong, dito sa 34, dito ako na ano, dito ako na sad din. Then Samuel went to Ramah. But Saul went up to the house of Gibeah of Saul. Mga 10 kilometers lang to, ha? Pero Samuel did not see Saul again until the day of his death. Kapit-bahay lang sila? Oo, malapit lang. So for, hindi naman kapit-bahay. For, ano, for Samuel grieved over Saul and the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. At, di ba, priestong si Samuel. Hindi ba pwedeng lumapit si, ano, si Saul as a king? Hindi ba siya pwedeng i-restore? Okay. Paano ma-restore ang relationship mo kay God kung walang mag-guide sa'yo? Eh, napaka-grievous sa mga kasalanan ng ginawa ni Saul, di ba? Para, di ba yung, kung talagang, yung wala pa rin siyang humility to, ano, para, kung di ba, yung, ano mo yung relationship mo with ano Samuel, the one God used to anoint you. Ang sakit lang sa akin maano na yung mga taong tumulong sa atin spiritually, nire-reject na rin natin, di ba? Yun yung one of kung ano yung spiritual condition mo, di ba? Na God eh, sined ng ni God sa inyo to eh. Kunyari, si pastor, di ba? Sinend ni God to help us grow spiritually. Pero hindi natin kinakamusta, hindi yung parang hindi niya binisita si Samuel, hindi niya binisita, ang lapit lang. Bakit ka ganun? Yun ang ako. Okay. Oh, 16 na tayo. 16 na tayo. Dito tayo mag-ano. Hallelujah. Unless gusto niyo hanggang 20. Grabe ka. Ay, mali. Ang ganda naman talaga ng story na itong si Saul, no? Na game 16. Now the Lord said to Samuel, sabi niya, "Hoy, hanggang kailan ka magmumukmok diyan? How long will you grieve over Saul?" Since I rejected him from being a king of Israel, fill your horn and oil and go. Diba? I will send you to Jesse, the Bethlehemites, for I have selected a king for myself among his sons. Diba? Ito na yung papasok si David. Now, I'll give you an introduction, an background ni Jesse. Jesse, siya ang grandson ni Ruth at ni Boaz. Ni Ruth at ni Boaz. Remember si Ruth? Pinapag-aralan natin. Hindi siya Israelites, di ba? Moabite siya. At tapos, Boaz. Ang napangasawa niya ay si Boaz di ba? Si Boaz, hinahanap ni Yankee. At ni Maricel. Si Boaz, yung dalawa na nag-asawa, nagkaanak. Tapos yung anak nila, nagkaanak, grandson, di ba? Yan yung si Jesse. And he is in the tribes of Judah. Guys, he is in the tribe of Judah. Yan yung pinakamalaking tribe sa Israel. Di ba? Tandaan nyo yung sa Revelation, anong tawag kay Jesus Christ?
He is the lion. The lion of Judah. The lion of the tribe of Judah. Yan. Diba? Amen. Okay. Natandaan nyo ba nung si Jacob ay mamamatay na, sinabi niya kay Judah, parang sa Genesis 49 yun, diba? You will be the line. Yung sculptor na yun, sa'yo yun, kay Judah. Diba? So, parang piniprepare ni Lord yung itong the way to Jesus Christ. Yung line. Ito, yung line. Papunta kay Jesus Christ. Diba? Yan si Jesse. Ha? Tapos, for I have selected a king for myself among his sons, but Samuel said, how can I go? When Saul hears of it, nandito siya. Guys, ha? Although Saul was rejected as a king, physically, nandun pa rin si Saul. Nagbuo pa siya ng mga 22 years yata. Hindi naman niya na-announce to the whole people eh. It was between Saul, Samuel, and God. Diba? Kasi by this time, lalabas si David dito, bata pa siya. Okay. And tuloy na natin. Okay, and the Lord said, take a helper with you and said, I have come to sacrifice the Lord. Verse 3. Brother Claro, pakibasa. 3, 4, and 5. Verse 3. You shall invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. And you shall anoint for me the one whom I designate to you. So Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem. And the elders of the city came trembling to meet him and said, do you come in peace? He said, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. He also consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Bakit natakot yung mga tao kay Samuel? Kasi pinatay yung king. Yeah. At tinatagpan. Tinatagpan. Natakot yung mga tao. Baka may papatayin na naman. Nakakatuwa. Sino ba pwedeng magbasa mo? Carol, pakibasa. 6 and 7. Okay. Yung sa akin na babasahin ko, yeah. Hindi ko maliit. Oo. Then it came about when they entered that he looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before him. 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yeah. Amen. Good. Amen. Ay, ano, pakituloy na, Carol, hanggang 11. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither has the Lord chosen this one. Next, Jesse made Sama pass by, and he said, neither has the Lord chosen this one. 10. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. 11. And Samuel said to Jesse, are these all the children? And he said, there remains the ass, and behold, he is tending the sheep. Then Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down until he comes here. 12. In the last, ano? Okay na. So, ano nangyari dito, Carol? What, how you summarize this? Parang... And then, until finally, ito si Jesse, yung 7 anak niya nandun. Pero alam na ni Samuel, may kulang. Oh. So, pinadadala niya, si, ano, send and bring him, and we will not sit down until he comes here. Yun. Pinarage sa harapan niya, no? Pinarage yung, ano, mm-hmm. yung, so, ibig sabihin, ang
Anak ni Jesse, walo ba? Oo. Bukod yes, sa walo. O, so, walo. Eight. Oh. Walo, including David. Including David. Akala ni Samuel, di ba? Ito yung one, itong, kasi matitipuno lahat ito. Ng mga ano niya. Yung talagang potential king, ano, as far as yung itsura niya na concern. Remember, si Saul, guwapo rin, ha? So, bakit, pero oh, si God, okay. sinasabi niya kay Samuel, hindi ito. Kasi ang tinitingnan natin, yung panlabas, pero si God talaga sa panloob, tumitingin. Edit, pakibasa 12 and 13. Edit? Wala. Nandiyan ba si Edit? Wala. Yes po, Makayan. 12 and 13. Yes po. 12, 13, pakibasa. 12 and 13? Maliit yun. Sige po. And he sent and brought him in. Now he was ruddy. Ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. Okay, so anong appearance ni ano? Guwapo. Fair complexion. Head turner. Yung ruddy, ano ha, ibig sabihin nun, light complexion. Okay. Yeah, ruddy. Pero, ruddy. Sabon to? Oo. Beautiful eyes. Bunso siya, no? So, makikita yes, niyo, no? Ang napansin ko dito, yung tatay nila, sino si Jesse, napakaliit ng tingin kay, ano, kay David, na okay. Sinisino na ni Samuel, yung future king, hindi niya naisip yung bunsong anak niya. Mm. Hindi niya tinawag. At saka may feast na, ano eh, pagsasaluhan sila eh. Yung sa, ano, sa burnt offering, hindi niya pinatawag, pinagtrabaho niya talaga si David. Okay. Napakalitan tingin niya sa anak niya. Ay, 14 and 14 14 to 16. Melot, pakibasa. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord terrorized him. Saul's servant then said to him, "Behold, now an evil spirit from God is terrorizing you. Let our Lord now command your servants who are before you. Let them seek a man who is skillful player on the harp, and it shall come about when the evil spirit from God is on you, that he shall play the harp with his hand, and you will be well." Okay. So anong nangyari dito? Tuloy ko pa pa. Anong nangyari kay Saul? Sinapian ng distressing. Oo. Masamang spirit. Guys, ano ibig sabihin nito? An evil spirit from the Lord. Baka may nagtanong sa inyo niyan. Ano ibig sabihin niyan? Ano ba? After David ba na-anoint ni, tama ba? Yeah. Yung spirit of the Lord Saul departed to, from Saul. Para bang nawala yung spirit. No. Tapos? Diba? Oo, departed from Saul. Nawala kay Saul. Wala. Diba? Na napunta kay David. Ah, hindi. After David had been anointed by Samuel, the spirit of the Lord departed from an evil. Ano to? An evil spirit from the Lord terrorized spirit him? The Lord terrorized. Ano yun? Ano yun? Ano ibig sabihin niya? Does the Lord have an evil terrorized spirit? No. Mm-hmm. Yeah, the evil spirit from the God is on you. That shall the heart. Ano yun? He commanded the evil spirit. Ano, when the evil spirit from God is on you, ano yun? Hindi po. Hindi ganun yun. Ano yun? May notes ako dito. Bible. Yeah.
The evil spirit was used by God as the instrument of judgment on Saul, resulting in a mental disturbance bordering on madness. So ang ibig sabihin, yung right, yeah, si Lord kasi, di ba, yung even si Satan, he has a control on those people. Remember si Job, di ba? Sabi niyo, do not touch him. Okay, pwede niyong ano, pero do not, wag mo siyang papatayin. Kasi he has the control of those, niban si Satan. Pati yung mga na yon. And sometimes, guys, sometimes, ha, sometimes God use those evil para gamitin para sa mga tao. Not all the time. Diba? Brother Mike, he allowed. Pwede, can I add? He allowed. Pero hindi siya, yeah. He was not using it. Parang yung kay Job, tandaan nyo. Yung nangyari kay Job, diba? Sige, galawin nyo. Ha? Bigyan nyo ng boils. Ha? It was under control by God. Yun lang yun. It was under control by God. But God minsan allowed it. Diba? Parang sa atin, sometimes God allowed a difficult situation ni God. Parang sa atin, parang it was from evil, pero it was always under the control of the Lord. Ano yun, ano, Joey? Di ba kasi now the spirit of the Lord has departed from Saul. Umalis na kasi yung Holy Spirit sa kanya. May ibang magkaroon na ng bakit. Ibang spirit yung pumasok. Yung nagtotorment sa kanya. Oo. The Lord allowed an evil spirit terrorized. Kaya nga, ano, guys, dito nga ako medyo natatakot eh. Di ba? Mm-hmm. Yung pag tayo ay iniwan ng Lord, He can terrorize us. Di ba? So ano? Oo. Oh, pwede. Ito yun eh. Di ba? Saul's servant then said to him, "Behold, now an evil spirit from God is terrorizing you." Ano diba? Eh? Sabi nila mental condition daw to. Oh. Pero it's not mental. It's spiritual na nag-affect sa mental condition mo. It's spirit ano. Kumbaga spiritual ano to? Ano? Enriched. Oo. And then, no, Melo, tanong, di ba? How the Lord will work in the Bible. Pag talaga iniwan ka. Wala ka talagang Lord, no? Talagang, Pag talaga iniwan ka niya. Spiritual in nature to. Hindi siya mental or psychological. Spiritual tapos, talaga. Sabi nung ano doon, sabi nung ano, Servant, sabi niya, hanap ka ng mga ano, hanap ka ng mga school player dyan na marunong magharana. Harp. Music. Magtog. Di ba si Yankee? Music. And you will be well. Di ba? Di ba, Yankee? Yung music, ano, therapy? Oh. Totoo pala yan, di ba? Yes. Tapos, 17. Yes. Oh. So, sorry, Peter Servant. Yankee naman. Oh, Yankee, ikaw na lang pala magbasa, 17 to 18. Oh. 18? Teka. 17. 18. Okay, wait. Yan. So Saul said to his servants, "Provide meal and bring him." Then one of the young men said, "Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is a skillful musician, a mighty man of valor, a warrior, one prudent in speech and a handsome man, and the Lord is with him." So Saul sent messengers to Jesse and said, "Send me your son David, who is with the flock." Jesse took a donkey loaded with bread and a jug of wine, and a young colt, and then
and sent them to Saul by David his son. Then David came to Saul and attended him. And Saul loved him greatly, and he became his armor bearer. Saul sent to Jesse, saying, "Let David now stand before me, for he has found favor in my sight." So it came about whenever the evil spirit from God came to Saul, David would take the harp and play it with his hand, and Saul would be refreshed and be well, and the evil spirit would depart from him. Okay. Amen. So nangyari, so naghanap sila ng ano, ng marunong sa tunog, di ba? So, by this time, guys, hindi alam ni Saul na si David was anointed na by Samuel as a king. And this time, si David, napakabata niya. Mm-hmm. And hindi pa siya kilala. Hindi pa he siya was king. Not yet introduced as mm-hmm. a king. At wala hindi pa siya king, like hindi siya mukhang king pa, bata pa yan. Bata pa siya, di ba? So, ang nangyari, guys, ngayon, ang tanong ko rito, so, nagkakilala sila, si Saul at si David, at naging maganda ang ano kanilang relasyon, di ba? Yes. Diba? Tapos ginawa pa nga ni Saul si David as ano, 'di ba? He was Saul bearer. Oh yeah. Saul bearer. He has found favor in my sight. So it came about whenever evil from God, Saul, David will take a harp and play it with his hand. And Saul will be refreshed and be well. So naging ano pala sila? God allowed na magkaroon din sila ng magandang relasyon. Di ba? Bakit kaya? Guys. Bakit kaya? So David will learn from Saul how yeah. to rule. Hanggang so yun sa... Yun ang entrance point niya, di ba? Di ba yun ang entrance point niya? Hanggang sa... As the anointed, the next anointed king. Hindi nga, to be, to be of service na rin to Saul. No, OJT. Naging parang nagdi-depend si Saul sa playing of the harp ni ano ni David, di ba? Hindi ba si Samuel at saka si Saul, hindi na sila nag-uusap. Di ba? Yung nakuha natin noon. Pero okay. This time, guys, this time, God allowed David and Saul to be a friend. Hoping on the last, yung grace ni God, na sana ay sabihin, he realized yung mistake niya through David. Diba? Up to the last, guys, up to the last. Kasi kung hindi, guys, kaya naman i-terminate ni God si ano eh, si Saul on that day. Di ba? Kaya niyang gumawa ng paraan na merong isang soldiers na andon, na nagalit sa kanya, na hindi niya pinakain. Di ba? Tapos, kaya niyang patayin si Saul on that day. Di ba? Pero hindi niya ginawa. He allowed that. Di ba? And Saul found favor kay David. Di ba? Parang naalala niyo yung time nung kay ano? Sino ba yung papakainin sa ano? Sa lion? Si Daniel? Daniel. Di ba? Daniel. Merong found favor in his eyes, di ba? Yung ano, di ba? King. Oh, yung king, di ba? Nebuchadnezzar. Oo, oh, di ba? Parang ganun, di ba? Yung incident na to na God is not always, di ba? Yung slow to anger, di ba? Slow to wrath, di ba? Kasi alam naman ni God, di ba?
yung hangganan talaga natin. Diba? So, yun lang. It's really a